Huwag tayong sumuko. Naniniwala ako na dinala tayo rito ng mga diwata. Pagkat may mahalagang gagampanan ang lahi ni Dayaw upang mapalaya natin ang ating puod. Kailangan natin sila. Pakiramdaman niyo ang mga tao sa puod na ito. Alamin niyo kung sino dito ang handang yakapin ang ating pinaglalaban. Dapat na humanap ka na ng mapapangasawa. At saan naman ako makakahanap ng babaeng karapat-dapat sa akin? Gaya ni Yang Tersayang. Sang-ayon ako sa iyong mga sinasabi. Kaya't ibig ko sanang makilala ang iyong pamangkin sa lalong madaling panahon. Pakikitunguan ko na lang na maayos ang raha. Nang sa gayon ay makilala ko rin ang aking kaaway. Ano naman ang pinag-awayan ninyo ng iyong anak? Ang sa akin lamang ngayon, mas nanaisin ko pang maging hayahay sa inyong balay kaysa sa sumama pa kina Yang Tersayang o kina Dian Lamitan. Sa aking sapantahan, mapait ang kailang karanasan sa mga tagalabas. Kaya marahil ganyan sila. Dito. Hindi ba't pinalayas ko na kayo? Ako ba'y talagang inahamon ninyo? Pinayagan ko kayong umalis ng matiwasay. Subalit na ngas kayong bumalik dito. Bigyan mo kami ng pagkakataon upang mapatunayan ang aming sarili na kami mabuting tao at hindi kalaban. Kahit na mabuting tao pa kayo, hindi ko kayo mapapayagan manantili rito sa aming banwa dahil hindi namin kayo kalahit. Ngayon, kung magpupumilit kayo, ipapakalagkat ko kayo sa mga kasama hanggang sa paanan ng bundok! Yeah. Uni, sandali lang po! Bitiwan niyo sila! Tayo! Hindi ka ba nanghihinayang? Kung sana'y ikaw'y naging tapat sa akin at hindi mo ako kinalaban, sana'y kasama ka namin na haharap kay Raha ang away mamayang gabi. Sayang talaga sapagkat hindi ka na ulit makakatikim ng ginhawa o karangyaan kahit na kailan. Ipaubayan niyo sa akin ang mga dayo. Kasalanan ko't pagkat iniwan ko sila bago pa man sila makababa sa paanan ng bundok. Hayaan ninyo itama ko ang aking pagkakamali. Titiyakin ko lilisanin na nila ang ating banwa. Ipaunawa mo sa mga dayong ito, dayo. Kung mga aspa silang bumalik dito, ayun na ang magiging katapusan nila. Sumunod kayo sa akin. Hindi ko pinagsisisihan ang pagsulungat na ginawa ko sa'yo noon. Mahilig ka magpakabayan. May napapala ka ba? At anong nahita mo sa lahat ng ito, Lamitan? Sirang-sira ang buhay ng iyong panganay. At ngayon naman, ang bunso mo ang iyong gagamitin, kapalit ng ano? Yaman at kapangyarihan? Yun ba ang katumbas ng buhay ng iyong mga anak? Ano sa palagay mo? Patawarin mo kami kung kami nagsinungaling sa'yo. Yung sabihin namin na lilinisanin namin ang inyong banwa. Hindi mo na kailangan humingi ng pumahin, Amaya. Nauunawaan ko kung bakit inyo ginawa yun. Hindi kayo makaalis, pagkat batid niyong wala kayong tutuluyan. Ganun na nga, Dayaw. Dayaw, anong pook ito? Bakit ito mo kami dinala? Ang balay na yan ay ang aking tinitigilan kapag nais ko mapag-isa. Maaari kayong tumigil dito pansamantala. Ngunit ipangako ninyo sa akin na hindi na kayo magpapakita sa akin mga kasamahan upang hindi na sila muling magalit sa inyo. Hindi ako nagkamali na pagkilala sa'yo. Sadyang napakabuti mo. Daghang salamat, Dayaw. Hindi nyo na ako kailangan pampasalamatan pa. Ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa ay tinatakda na sa aming batas at sinusuklian ng biyaya ng mga tagbanwa sa pamamagitan ng saganang ani o matagumpay na pangangaso sa kububatan. Kaya wala kayong utang na loob na dapat tanuhin o ipagpasalamat sa akin. Iiwan ko na kayo.
kailangan ko na makabalik sa amin bago pa maghinala si Ama. Hanggang sa muli, Ahap, Amaya. Ibang-iba sila sa atin, ano? Hindi din na sinasambit ang pagpapasalamat. Hindi dahil sa ayaw nila, sapagkat hindi naman kinakailangan. Bakit kung magsalita ka, Amaya, tila kilalang kilala mo na ang mga gaya nila? Sapagkat naniniwala ako na dinala tayo dito ng laon upang makilala si Nadayaw. At nararamdaman ko dito sa puso ko. Dito magsisimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Maayong gabi, punong babaylan, mahal na Raha. Nais kong ipakilala sa iyo ang aking pamangkin, Siyang Tersayan. Maayong gabi sa iyo. Ikinagagalak kong makita kang muli, Yang Tersayan. At ako naman ay nagagalak ng makilala ka na, sa wakas. Salamat at pinuunlakan niyo ang aking paanyaya ngayong gabi. Tamang-tama rin ang inyong dating. Saluhan niyo kami ni Uray Hilway sa hapunan. Diyan lamitan, nagpahanda ako ng masasarap na pagkain upang suklian ang dinala mo sa akin tanghalian kanina. Mga hayahay! Iloy! Nakiusap ang iyong Iloy na siya'y maging hayahain ng ating Raha. Kaya dito na sila nakatira sa kanyang balay. Iloy, hindi nyo kailangan gawin ito. Huwag mo na akong pigilan. May pag-uutos kayo, mahal na Raha. Ihanda na ang mga pagkain upang kami makakain. Ang isang Iloy kailanman ay hindi nagtatanim ng galit sa kanyang anak. Gaano man ito kabigat. Maaari bang malaman namin kung ano ang iyong naging pagkakamali? Huwag niyong isipin na may nagawang pagkakasala si Yang Tersayan. Walang karapatan si Dalang na magtampo sa kanya. Pagkat hindi siya ang tunay na Iloy ni Yang Tersayan. Eh kung gayon, sino ang tunay na Iloy ng babaeng ito? Ako ang kanyang tunay na Iloy. At ang tunay na anak ni Dalang ay walang iba kundi si Amaya. Dalang! Dalang! Sa dinami-dami na matataon na panauwin sa'yo ay yung pang mga taong nilalayuan mo pa. Tila nananadya ang tadhana sa'yo, Dalang. Subalit, anong ginagawa rito? Pinadiyan lamitan at binayaan. Agang, huwag mo nang ipagtaka ang kanilang pagparito. Pagkat kapanalig ng Raha si Diyan lamitan. Kung gayon, eh bakit dito mo na piling mamasukan? Alam mo namang madalas ditong magpunta ang mga kapanalig ng Raha. Kung gayon, ay hindi itong muling pagkakataon na makakaharap natin sila Diyan lamitan at binayaan sa balay ng ating Panginoon. Pinili ko ang pook na ito upang mapalapit sa kalaban ng aking anak. Nais kong makilala siya ng mabuti nang mapaghandaan ko ang paghiganti ko sa kanya. Nakiayon ako sa pagpapanggap ng aking anak sapagkat batid ko na napamahal na rin sa kanya si Dalang. Ngunit ngayon, na magkasama na naman kami muli. Hindi ko nahahayaang makuha pa siya ng ibang tao. At ayoko na rin na magpanggap sa ibang tao, lalo na sa inyo, mahal na Raha, punong babaylan. Tapos na ang pagiging Yang Tersayang ng aking anak. At siya na muli si binayaan. Kung gayon, nagsinungaling sa amin si Dalang. Pagkat hindi niya ipinabatid sa amin na siya pala ay Iloy ng aking kalaban na si Amaya.
Mahalara, huwag kayo magalit kay Lloyd alam. Mabuti siyang tao. Wala siyang masamang binabalak laban sa inyo. Tinitiyak ko na hindi kalaban ang turing niya sa inyo. Namasukan labang siya bilang hayahay. Agad kailangan niya ng Panginoong magpapakain sa kanya at magbibigay ng kanilang pangangailangan. Maniwala kayo sa akin, Mahalara. Yun ang katotohanan. Sana'y wag gusto lang para sa... Ayan ka na naman, Dalang. Nagpapasya ka na naman ng padalos-dalos. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Mga hayuhay lamang tayo. Wala tayong kapanalig sa puod na ito. Sumakatuwid. Wala tayong kalaban-laban sa Raha. Agang, tao lamang si Raha ang away. Nasisigurado kong meron din siyang kahinaan. Yun ang kailangan kong tuklasin nang siya'y aking magapi. At sa tingin mo ay ganun kadali. Kung magsalita ka, tila walang halaga sa iyong buhay. Itataya mo, makapaghiganti ka lamang. Pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Pangahawakan ko ang iyong mga pahayag. Nililihim ko rin kinadalang na batid ko na ang katotohanan. At hahayaan ko silang manirahan dito sa aking balay bilang mga uripon. Subalit, sa sandaling gumawa sila ng hakbang laban sa akin, ikaw ang unang mananagot. Pinayakan. Mabayag ako, Manara. Daghang salamat sa inyong pag-unawa. Tunay na napakabuti ng loob ng ating Raha, binayaan. At isa lamang yan sa kanyang magagandang katangian. Magkaiba tayo, Dalang, sapagkat kahit kailan ay hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ni Pingas. Kung nagmamatigas kayo, tuloy mo yung balak. Gagawin mo yung mag-isa, sapagkat hindi kita tutulungan. Wala nang saysay ang aking buhay pagkat patay na si Amaya. Ang ipaghiganti siya sa kanyang kalaban ang tanging paraan upang maipakita ko ang pagmamahal ko sa kanya. Iyon lamang ang magdudulot sa akin ng katahimikan. Kaya humanda ka, Raha ang Away. Sisingiling kita ng iyong buhay sa ginawa mo sa akin. Nakapanggigigil si Dalang. Sinong mag-aakala na sa balay pala siya ng Raha tumutuloy? Muntik na niyang sirain ang unang pagkakilala ni Binayaan at ni Raha ang Away. Labis kang pinakaba ng hayahay ng Raha. Anong kinatatakot mo? Nabubuwagin ng isang uripon ang balaki ng makapangyarihang si Dian Lamitan? Hindi ako natatakot kay Dalang. Lalo pat alam na ni Raha ang Away na siya ang tunay na Iloy ni Amaya. Kaya't isang maling hakbang ang kanyang gawin. Tiyak na paparusahan siya ng Raha. Kung hindi man maging balakid si Dalang, sa tingin mo ba'y magtatagumpay kang maipakasal si Binayaan kay Raha ang Away? Bakit, Amaya? Sapagkat tuturuan kita kung paano gamitin ito. Kailangan ko ba talagang matutong makipaglaban? Oo, Ahak. Tayong dalawa na lamang magkasangga. Kaya't gusto ko na alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Tama ka. Hindi naman laging dapat nakaasa ako sa'yo upang ipagtanggol ako. At kapag ikaw naman ang nalagay sa panganib, gusto ko matutunan kung paano kita maipagtatanggol. Kaya pumapayag na ako. Ituro mo lahat sa akin ang dapat kong malaman. Kung gayon, kunin mo ang iyong kampilan. Baka hindi mo napapansin. Iba na si Binayaan. Hindi na siya ang tahimik, mahiyain, at duwag mong bunso. Maisog na siya ngayon at may panindigan. Sa madaling salita,
hindi mo siya kakayan-kayanin gaya ng ginawa mo kay Marikit. At sa akala mo, Mantal, ay hindi ko alam ang lahat ng iyong tinuran. Batid ko na lahat yan. At alam ko rin na mahihirapan akong papayagi si Binayaan na magpagtulungan sa akin. Hindi ako madaling sumusunod. At alam mo rin na ang lahat ng naisin ni Lamitan ay kanyang nakakamtan. Iya! Iya! Mali ang paghawak mo ng kampilan. Sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong taguan ang mga kalaban. Kailangan harapin mo sila. Ahak! Ahak! Hindi kita tinatakasan, Amaya. Nililin lang lamang kita sa isang patibong. Mahusay ka, Ahak. Napahanga mo ako. Hey, ang pabiro mo! Hey! Ahak, magtago ka! Mahal na tagbanwa! Iniingi namin ipagkaloob niyo sa amin ang ligaw na hayop ngayon upang mapagsaluhan ng aking naahawan. At sa aming kabusugan ay magbibigay lakas upang ang gubat ay mapangalagaan at kayo mapaglilingkuran. Ayun! Ah! Dinamahan si Busaka! Lagasan ang panang! Makatulong. Hayaan niyong gamutin ko ang inyong pinuno. Hindi namin siya ipagkakatiwala sa iyo. Pagmasdan mo ang iyong pinuno. Namimilipit na siya sa sakit. Sapagkat kumakala na ang lason sa buong katawan niya. Hayaan mong gamutin ko siya. Tiyak na alam niya pila ang kanyang gagawin sapagkat siya ay isang baylan. Halina kayo. Nabalitaan ko na hindi kayo nagkakasunduan ng iyong mga kasamahan. Bakit? Magkasalungat ba ang inyong pinaniniwalaan? Hindi ka basang ayon sa kanilang pinaglalaban. Ano yung pinagsasabi, Ginoon? Ang aking sinasabi ay, kung hindi kayo nagkakasundo ng iyong mga kasamahan, umaandi ka na lamang sa amin. Hindi kita maintindihan. Ah, paumanhin, Ginoo. Sige. Mali ang iyong sapantaas sa mandirigmang iyon. Iba ang hindi nila pagkakaunawaan ng kanilang mga kasama. Hindi ito nangangahulugan. Natutol siya kay Angaway. Nahikayat na ba kayong sumapi sa atin? Ano nangyari? Hindi raw nila sinasadyang tamaan siya ng panang may lason. Ngunit paparating na si Apila. Bakit hindi kayo nag-iingat? Alam nyo nakamamatay ang lason na ginagamit natin sa pangangaso! Ama. 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 Okay, mangamba. Parating niya si Apila. Lulunasan niya ang inyong sugat. Walang mangyayari masama sa inyo, Ama! Ama! Apila! Dadhan niyo ako ng mahina na tubig! Madali! Pinayaan.
Napakaganda mo sa umagang ito, anak. Ipinatawag niyo raw ako? Oo. Pagkat ako'y may ipapakisuyo sana sa'yo. Ano yun, Eloy? Pag-aari ng iyong nasirang ama ang anting-anting na ito. At yaman din lamang na hindi na natin ito nagagamit. Napagpasyahan ko na ihandog na lamang ito kay Raha ang away bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang nagawa niya sa ating mag-anak. At nais ko na ikaw ang magdala nito sa kanya at ikaw ang mag-abot sa ating kapunuan. Ngunit bakit ako? Bakit hindi na lamang natin iutos kay Kayang? Sapagkat sadyang napakahalaga ng mga alahas na ito. At hindi ko maaaring ipagkatiwala sa kamay ng isang uripon lamang. Kaya't sana, anak, ay mapagbigyan mo ako. Kung iyon ang iyong ibig. Dayaw, kinampanan ko na ang lahat ng nalalaman ko sa panggagamot. Ngunit, kumalat na ang lasan sa buong katawan ng iyong ama. Wala na talaga akong magagawa. Apila, huwag ka muna sumuko. Hindi natin maaaring pabayaan ang aking ama. Nakikiusap ako sa'yo. Pagalingin mo siya. Dayaw, patawarin mo ko. Ngunit wala na talaga akong magagawa upang iligtas siya. Wakas! Ba, ano? Nasumpukan ka rin namin. Kay tagal na, simula na muli tayo nagkita. Oo nga, Ginoo. Ang buong akala namin kayo umiiwas na at ayaw niyo na kami makasama pa. Magkagawa ko ba sa inyo yun? Sa lahat ng pinagdaanan natin? Hindi matatawaran na ating pagkakaibigan. Tagal-tagal na kaming walang balita sa inyo. Ang huli natin pag-uusapin nung iabili niyo sa amin na dali namin si Agul sa mga babaylan upang malunasan. At nasalubong namin ang iba pang kapanalig ni Amaya. Nandito sa ating pod ang mga kapanalig ni Amaya. Oo, Ginoo. Sila ipiniit ng Raha at hinatulang maging uripon. Saan ko sila matatagpuan? Nais ko sila makita at makausap. Bigyan niyo sana ako ng pagkakataon upang gamutin si Pusaka. May kaalaman ako sa panggagamot, sapagkat dati akong alabay. Ang lakas naman ng loob mong magmalaki na kaya mong pagalingin ang aming pinuno, samantalang ako'y nabigo, nalunasan siya. Bakit hindi niyo ako hayaang subukan? Nang sagari mapatunayan kung kaya ko siyang gamutin. Ilayo sila! Wag. Malubha ang kalagayan ng aking ama. Kaya hindi niya may bibigay ang kanyang pasya sa pagtatalong ito. Bilang isang manikyad, nakatuwang niya sa pamumuno. Ako ang gagawa ng katungkulan na ito. Ako ang magpapasya. Amaya, nakakatiyak ka bang kaya mo iligtas ang aking ama? Isang malaking pagkakamali ito! Tumahimik ka! Gagawin ko ang lahat. Lahat ng aking nalalaman. Upang gamutin ang iyong baba. Hahanap lamang kami ng mga halamang gamot. Hindi kita bibiguin. Bye na, ah. Malipayong adlaw, dakilang kapanuan. Nagagalak akong makita ka muli, Binayaan.
Meron ba akong may paglilingkod sa'yo? May pinapabigay sa inyo ang aking iloy. Mga anting-anting ng aking nasirang baba. Isang karangalan sa akin ang tanggapin ang mga handog na ito. Iparating mo sa iyong iloy ang aking pasasalamat. Makakaasa kayo, mahal na Raha. Tamang-tama rin ang iyong dating. Nagbabalak sana akong mamasyal. Ibig ko nga ako'y iyong samahan. Payag akong samahan kayo. Ngunit kung inyong mamarapatin, nais ko sanang dalawin ang aking iloy. Ikaw ang masusunod. Magkita na lamang tayo mamayang gabi. Daghang salamat, Raha. Ba, ikahin pa tayo paikot-ikot. Subalit, tila wala talaga ang puno ng lumakas sa pook na ito. Ako man aakin na babahala din. Sapagkat bago sa paningin ko ang mga halaman dito. Bakit hindi mo na lang tawagin ang iyong kapit nang matulungan tayo ng kambal-ahas? Nasa saad na ang aking kapit. Sapagkat tapos na ang aking tagna. Ngunit paano yan? Paano matutulungan si Posaka? Paano kung wala kang makitang sangkap ng uwento? Ginagawa mo rito? Andito ba kayo upang parusahan kami? Nakakamali ka, Bayang. Hindi ako pumirito bilang kalaban. Aking namataan si Ginoong Bagani kasama ang dating sandig ng kanyang baba. At tingin ko'y meron silang lihim na pagpupulong. Ngayon maliwanag na sa akin kung sino ang tunay na kalaban. Walang iba kundi si Amaway. Lalo mong igtingan ang pagmamanman kay Bagani. Maaasahan niyo. Pagsapit ng umagay, maghilom na sana ang malubhang karamdaman ni Posaka nang sa gayoy ni aming mapatunayan na tanging hangad namin kabutihan. Totoo bang nais niyo ko ipag-isang dibdib sa Raha? Akala ko'y natutunan nila kung paano maging mabuting iloy. Pag-aari kita at malaya kong magagawa sa'yo ang kahit na anumang ibigin ko. Pinatay mo ang aming pinuno! Patawarin mo ko, Dayaw. Hindi ko inaasahang mabibigo ako. Dakpin ang mga Dayaw! Dayaw! Dayaw, tulungan mo kami! Tapos, patawan niyo ako!